Asher, bakit sumabit itong mga linya ng kuryente sa tren? Elang, ayon sa chairman ng barangay 349 dito sa Santa Cruz, Manila, kung saan nga nangyari itong insidente noong Linggo ng hapon, ay may lumaylay umanong kable ng isang telecommunication service provider sa or patawid ng riles ng Philippine National Railways. Nakakonekta sa mga poste ang naturang kable na nakahagip ng buhabiyahing tren ng PNR at nadamay ang iba pang mga linya ng kuryente at poste. Sa kuha ng CCTV camera, makikita na nahatak ang mga utility line kasunod ng pagbagsak ng dalawang poste. Walang nasugatan sa insidente, ngunit tatlong sasakyan ang nabagsakan ng mga bumagsak na poste kung saan isa ang nagtabo ng malaking pinsala. Pasalamat ang driver ng naturang sasakyan na hindi siya nasugatan matapos mapuruan ang kanyang sasakyan ng pabagsak ng poste. Ngunit problema nito ang kanyang kabuhayan dahil ginagamit niya sa pamamasada ng sasakyan ang sasakyan bilang Transport Network Service Provider o TNVS. Ayon kay Barangay Chairman Eliza Franco, wala pa rin nakikipag-ugnayan sa kanila kung sino ang dapat managot sa pangyayari. Inaalam pa rin nila kung linya ng telekomunikasyon o kuryente nga ba ang lumaylay na kable. Plano ng mga apektadong residente at barangay officials na magtungo sa Manila City Government para humingi ng tulong na makapagbayad ng danyos ang mga may pananagutan sa insidente. Sa ngayon, Ella, ay napalitan na ang mga natumbang poste ng Meralco at naiayos na rin yung mga linya na nadamay nga dito sa pagbagsak ng mga poste. Wala namang nawala ng kuryente bunsod ng insidente na yan. At ayon kay Barangay Chairwoman, ay may ilang naiulat na nawala ng internet service. Sinusubukan pa rin natin na makipag-ugnayan sa Meralco at Philippine National Railways kaugnay nga rito. Ella? So paano ngayon, Asher, yung mga estudyante na naapektuhan dahil walang kuryente, no? Dahil kailangan nila ang wifi. Yes, Ella, ngayon ay nag-iintay ng update ang barangay, lalo na yung kawari ng barangay, kung kailan nga babalik yung internet service. Hindi pa rin nila alam kung ilan yung mga apektado nitong pagkawala ng service provider. Pero inaasahan nila na maibabalik din agad ang servisyo na iyan. Lalo pa ngayon ay naiayos na yung mga poste. At kanina may mga kawani dito ng mga telecommunication service provider nga. Maging yung Meralco, kagabi ay naandito na para mag-ayos nga ng mga nasira na mga kable at poste. Ella? So, idineklara ba, Asher, na wala munang pasok ang mga bata dyan sa lugar na yan? Sa ngayon, Ella, wala namang idineklara ang mga kawani ng barangay kaugnay sa pagkakansila ng klase ngayong araw dito sa area na naapektuhan nga nitong insidente. Pero patuloy pa rin yung ilang mga estudyante dito sa kanilang eskwela, lalo na yung iba, ay gumagamit naman ng mga module sa kanilang pag-aaral. Ella? Alright, maraming salamat, Asher Kadapan Jr.